Naalala ko nung schedule namin last Saturday, dito sa ano sa TV. Yun pala kaya namin hindi matuloy-tuloy. Sana kahit may patio, wala lang ba, pwede. Kaya, kasi nung Friday evening, may balita na sa school namin bumaha na ang school nila doon. Kaya sabi ko, delikado kasi si Imanapit lang doon sa Paranaque high school. Kaya, imalalim na raw doon. Actually, may namatay sa amin isa eh, 4th year. May 4th year high school, nagdala ng baha. Ang 1st year, nalunod, tinulungan ng 4th year. Ang 4th year ang namatay, yung 1st year ay buhay. Kaya, sa isip ko, malalim talaga siguro, kaya, yun, hindi ka umatras. Eh, siguro, no, pasensya na lang doon, pero, mas maganda naman ngayon. Ngayon, kahit anong hangin, wala ng tubig, walang baha, okay lang, diba? Kaya, masaya tayo ngayon, kahit konti lang. No, natanong kasi nila, ano sabi na, mabuti daw ay nabuo ko itong namin itong tatlo na maintain namin kahit nagkanya-kanya na sila ng pamilya yung iba. Yung panganay namin ay taga Bulacan na ito. Hindi na ito taga Dasma. Pag may schedule lang kami, siya ay umuwi sa bahay. Last Saturday nga, the other Saturday pala sa Malagasan kami, pinilit niyang dinala yung anak niya kasi wala nga magbabantay. Pero kasi parang siguro panata na nilang tatlo na magkakanta talaga lang ang missionary work nila. Kaya pumunta siya dito, dala-dala yung anak niya. Kaya kahit na galit yung asawa kasi sabi nga daw ay mahirapan pagbiyahe. Pero dahil sa paglilingkod parang wala ang hirap. Ganun siguro dadaling ko doon ang thought doon sa isang magulang na talagang mahirap magpalaki ng bata. bukod sa sinabi ng mga bata, mahirap magpalaki ng magulang, pero mas mahirap magpalaki ng bata. Kasi yung bata, malaki pa ang future nila. Marami pang pupuntahan. Yung matanda, alam na nilang pupuntahan noon, nagmamatigas na ng ulo. Kaya hindi nagaano. Doon ang hirap. Now, noong bago pa kaming way back sa aking pagkadalagan noon, ambisyon ko ng makakanta o kung magkaroon ako ng pamilya, sabi ko sa isip ko, gusto ko magkaroon kami ng singing group as a family. Kasi may sa amin sa probinsya, meron kaming mga kapatiran doon na ang ganda talaga ng ano nila, yung blending, ang tatay, nagbabaho, dalawa ng anak nila, ang tatay ay nagbabaho, ang nanay magaling mag-subscribe, tapos kuha nila. Kaya, mga kapatid, parang inggit na inggit ako. Mayroon kaming masama man na inggit, pero maganda yung aking inggit na yun dahil parang paglilingkod. Tatlo kaming magpinsan. Pagka ganito lang aming mga sampu, no, siguro kami member sa church, nagsisa kami ng sampu. Na gano'n kami yung sabi, sige, kasi dahing nickname ko, yun, trio na tayo. Sabi ko, sige, trio. Dalawa. Gusto nila ako mag-gitna. Maganda kumanta yung isa. Maganda sila magkapatid ng boses. Akin ay hindi maganda. Pag matabi ako sa soprano, masasoprano ako. Pag matabi sa alto, punta ako sa alto. Tinuturuan nila ako hanggang ngayon, hindi ako natututo eh. Kahit yung Crystal ko, matagal na rin kaming mayroong dati, hindi pa ako nagkasakit. Kaming lima. Pero, talagang matagal niya ako naturuan habang pagka sa kanta, isang kanta siguro matututo ako tatlong buwang practice. Kasi, ang ganda ng boses ko eh. Kuha ko lahat eh. Kung saan ako matabi, doon ako sasama. Yun ang mahirap na boses.
Kaya, pero maganda ang ano lang doon, sinisikap kong matuto para yung mga anak ko ay ma-focus ang kanilang attention doon sa gawain sa church. Takot na takot ako kasi Manila dito eh. Mahirap magpalaki ng teenagers. Maraming problema ang mga teenagers dito. Kaya binigyan namin ng schedule na tuwing Sabado o kaya ibang free time. Yun ang kanilang gawain. Minsan sa gabi, pagka ano, hindi pa kami dumarating galing sa trabaho, sabi, sinabihan na namin sila, kailangan naka-worship na kayo. Pagdating namin ay tatanungin na namin na worship na ba kayo. Yun ang aming gawa sa kanila. At saka pag kami ang nag-worship, through practice na lang, kasi pagka mag-lesson-lesson study, naka-antok sila. Kaya practice. Hanggang natuto silang kumanta, na-develop ang kanilang singing, yung trio talaga nito ay noong nagkasakit ako. Kasi doon nag-worship kami. Na doon na namin nakita na na-focus na kami sa missionary, sa music ministry. Noong mga bata pa kasi sila, may singing group ang mister ko, pag mag-practice sila, tumatabi, sumasali sila. Kaya doon na-train hanggang pagka kumanta, may schedule ang singing group noon, binibigyan namin sila ng part. Yun natuto. Kaya yung mga bata dito na nakita ko kanina, magandang umpisa yun. At kasi sila nga ay may gusto, sila talagang may interest. Mantalan sa akin noon, ako pa ang maghihila. Habang mag-practice sila, tumatakbo yan, naglalaro. Ganon. May picture akong, rather, may sinira kong ipakita na sasabihin sa inyo na mayroon kaming tinayong singing group sa kaunlaran noon na ang mga bata, 14 na mga bata, ang edad nila ay mga elementary, no? Pag kumanta sila, may ginawa ng tatlong boses yata yung dalawang boses. Pero may apat na lalaki talaga na yung sa pinto ng puso ay talagang inano nila, pinapractice ng gusto, kaya quartet ang tawag namin sa kanila. Pero mga kapatid, pag wala pa ang time nila, nandoon yan, nagtatakbuhan sa likod ng church. Pag sinabi, awit na kayo, inyo ng part. Kahit yung necktie nila, tabingi dito, kanta yan sila sa taas, tontuwa ang mga, nung kumanta sila sa PPH noon, tontuwa yung mga kapatiran dahil yung ano nila, necktie, nandito, nag-sampay, kasi galing sa laro eh. Pero, at least nung alam na nila ang responsibilidad nila na sila na, nandun, ginampala nila ang kanilang gawain. Kaya, ang mga bata, pag na-train mo, siguro kahit tulad sa kanila, na-train sila sa, na silang tatlo kakanta, kahit siguro nasa malayong lugar na sila, nag-uusap sila. Hindi ko alam, minsan may schedule na sila eh. Minsan nga eh, naghihinakit ako kasi minsan schedule sila. Hindi sinasabi sa akin on the time na. Pagka-time na eh, minsan yung budget, hindi ako in-inform. So walang pera minsan. Hirap akong maghanap ng pamasahe kasi minsan malayo. Pang gasolina doon, wala akong ano ha, ibig sabihin. Yun lang ang ano, yung time na yun ang hinanakit ko sa kanila. Pero ngayon sinasabihan ko na sa kanila, pagka malayo pa, dapat ang schedule alam. Yung hindi maganda yung ipaalam, hindi na ano. Pero yun, sila lang ang nagpaplano. Ang ipakita ko lang ay yung suporta natin sa ating mga anak na minsan ay masakit pagka mayroon ng masakit pagka sasabihin na hindi natin nagbabayan ang mga anak, ang mga magulang. Ngayon ang kanilang awitin ay English. Request kasi ni Semi ay apat daw. Gagawin daw ang apat. Okay. So, ngayon po ay ang E means, sabihin ko muna, ang panganay namin ay siya ay, sa sinabi ko, ay galing sa
Bulacan, Santa Maria. Siya ay yun ang sinabi ko, si Emin Earl Santos, Irv Santos. Sunod si Emin Earl. Siya at saka si Emin Yem. Pakinggan natin ang kanilang apat na awit.